Hello, what's up mga ninja? Welcome back to my channel at welcome dito sa JC Caldoy Unboxing na naman. Meron tayong bago yung unbox. This is the GamJazz 2368C Curve 165Hz monitor. So, kung familiar itong monitor sa inyo, ito talaga yung gamit yung monitor dito sa channel. At kung hindi nyo pa napanood yung unang unboxing ko nito, which is the first version nito, ilalink ko sa baba. So, let's go! Sinabi kong first version kasi nakikita niyo ba itong monitor na ito? Ito yung first version na in-unbox natin dito sa channel at ginamit ko siya sa lahat ng gameplays natin, sa mga live streams. Ayan ang gamit yung monitor, GamJazz 144-1080p. This is only 8,000 pesos. Nabili ko siya. Bala kong bumili kasi itong monitor na ito, ito pa yung luma kong monitor. So ito, idodonate ko na to sa mga pinsan ko with my old PC. Papalitan ko siya ng kaparehas nito. Kaya lang, naghanap ako sa mga retail store, pati sa online, wala na akong makitang ganito. Yung pala, face out na siya kasi meron ng bagong pumalit na almost the same lang din naman sa kanya. Pero, in-upgrade nila. This is the Atlas 2368C Curve screen monitor, GamJazz 1080p, and this one is 165Hz. Yes, ayan o, 165. Kung nakikita nyo, dito ko lalagay ha. 165Hz, 1080p resolution, 1920x1080, then 23.8 inch, is almost 24 inches. Hindi ako nag 27 inches or 32 inches kasi masyado na siyang malaki para sa akin at dito sa setup ko. 24 inches is the perfect size ng dual monitor setup para sa setup ko, so hindi na ako maghahangad ng malaki dyan. Meron ako dito 28 pero pang edit ko siya, ibang setup yon. This is the gaming, iba yung pang editing. R3000 curvature curve siya, so pagka tinapat ko siya dun sa curve, so, magiging parang isang widescreen siya kasi dalawang curve, di ba? Very nice. And DisplayPort para doon sa 165Hz and with HDMI. Ang gusto ko dito sa mga monitor ng GamJazz, marami siyang HDMI port para pwede ko siyang gamitin sa PS4, sa Nintendo Switch, sa mga iba pang consoles na gagamitin. Kasi nagsiswitch-switch ako ng displays during my gameplay, during my editing, or using the PC. Kaya gustong-gusto ko itong monitor ng GamJazz. And I'm very excited kasi this is the newest version ng Atlas 2368C. So, unboxan natin. Ang dami kong daldal. Brief history lang yun, mga ninja. Kanina, sa SM North, binili namin to sa Techwares. Sa mga hindi nakakalam, doon ko rin binili itong GamJazz. I'm not sponsored by GamJazz, pero baka naman. And unboxan natin to. Nanotice ko, wait lang ah, bago ko ituloy yung unboxing, nanotice ko yung box niya mas maliit. And parang mas magaan. Kasi yung last box natin medyo malaki. Hindi nga siya magkasya sa camera, pero this time, para lang siyang laptop. Tapos makikita niyo yung monitor dito, meron siyang sariling stand. Tapos nakalagay dito yung specs. Tingnan muna natin yung specs, mga ninja. Ito yung mga sinabi ko na kanina, the screen display. Performance is 165Hz. Response time 1ms with overdrive. Software function, game mode, FPS, RTS, switch. FreeSync, game plus overdrive. Blu-ray control, okay, flicker free. Interface, video port, HDMI, audio. Meron pala siyang audio out, very nice. And speaker, meron din siyang speaker. Ito walang audio out, ito meron na. Power type adapter, so meron siyang adapter, hindi na siya yung rectang saksak. And quality design, panel vertical alignment, 539mm by 151mm. Body size, 2.2kg, sobrang mas magaan siya, ang gaan nito monitor na to. VESA mount, 75x75. Ito, keep in mind na VESA mount siya, medyo mas maliit yung mounting system. Ito, to be honest, nahirapan ako i-mount to kasi wala talaga siyang mounting system. So, ang ginagamitan lang talaga to ng sarili niyang arm. Pero, ginawa ko lang siya ng paraan. Kaya, na-mount ko siya dito sa dual monitor clamp. So, okay na. Hindi lang siya ganun ka-stable. Pero, hindi naman siya nalalaglag. So, pinagtiyagaan ko na. Kaya ako rin napag-decide na bumili ng ganito. Kasi, pwede na pala siya i-mount. Then, makakatipid ako kasi hindi ko na kailangan bumili ng dalawang ganito. Almost the same siyang size dito. So,
symmetric yung design ng ating setup. Tingnan na lang natin. Unbox ko na. Dami ko lang sinabi. Okay. Nako, nako, nako. Dito, sorry ah, di na ako nag-dual monitor kasi, ay dual camera kasi excited na ako eh. Unbox na ako eh. This is the HDMI, no. This is the DisplayPort cable, power cable, and another power cable. And this is the stand, I think, na hindi ko naman siguro magagamit. And the manuals. Okay. Wait, meron pa isa. Wait lang, ha. I think this, that is the stand. Ayan. Meron ako isang nakita. I think ito yung stand. Oh, maliit niya siya, ha. Okay. Mas maliit siya dito. Mas magaan siya. Pero mas yung design niya, mas manipis. Ayan, oh. Oh my God. Aww. Very nice. Patingin niya. Parehas sila ng size. Pero hindi sila parehas ng bezel. Pero okay lang. Mas maliit naman siya. Oh. Mas okay na din. At least parehas silang curve. Very nice. Much sleek design. Then mas manipis. Makapal to eh. Tinan niyo ah. Ito. Makapal to. Medyo makapal to. Then medyo mabigat. Ito super gaan. So, tingin ko mas mahaba siya ng konti. Oo, mas mahaba. Hindi. So, same size. Same size. Oh! Lagay ko siya sa stand. Yung stand niya, iba. Kahit yung design niya, iba sa first version. Again, sa mga hindi pa nakapanood ng first version, meron akong video na unboxing nun 2 years ago. Hindi, 1 year ago. Magto 2 years ago. Basta matagal na yun. Yan. Nipis lang. Ito na yun. Ito na yung kakapit sa monitor. Grabe. Tapos meron siyang isang screw. Isa lang. Oh. Ang ganya. Grabe. Nipis din niyo. Grabe. Ah, ito yung mga ports niya. So, na-lesson yung ports. Meron na lang isang HDMI at isang DisplayPort. Which is, hindi na ako magre-reklamo. Hindi na ako magre-reklamo kasi yung isa naman marami. Ito usually na ginagamit siya sa PS4, PS5, Nintendo Switch, PC, no? Tapos yung dual, sa mga iba pang displays, kagaya ng MacBook. Ito, talagang pang PC lang. So, ito pang dual, pang salo, no? Pang gameplay. I think ito yung magiging PC, so hindi ko kailangan ng maraming ports. Pero marami na rin, dalawa. DisplayPort and HDMI. Pero maganda yan, meron siya audio. No? Meron siya audio and USB. Meron siya USB. USB-A. Ah, ini-screw siya dito. Okay. Pesa mount. Nasaan na yung mga screw? Meron pala dito. Tignan natin yung manuals. Okay. Kailangan ko ng dalawang screw dito. Bahan-bahan lang sa paggabit nito kasi sobrang nipis talaga. Hindi mo na matatansya. Kung nakabaw na siya, ingat na lang. Ayan. Nakabit ko na yung screw, tapos meron siyang cover na nilalagay dito. One-time cover lang ba to? Baka hindi ko na matanggal ah. Hindi ko nalang kakabit. Tapos, ito ay meron lang isang screw dito. Okay. Yun lang. Napakadali at napakagaan talaga. Grabe. Ayan. Unbox na and assemble na rin natin yung monitor. Grabe ang nipis niya. Nakakatakot. Tapos dito sa likod, sa mga hindi ko pa napakita yung likod. Meron siyang VESA mount. Medyo mas maliit doon sa regular mount. Na 75 by 75 mm. Tapos yung logo ng Gamjas. I think this is a speaker grill. Then, yung display niya sobrang nipis. Is almost half centimeter lang. And halos wala na. Dito na yung mga ports. Then, yung pindutan niya is parang remote. Parang stick style. Mas gusto ko to kaysa doon sa maraming pindutan kasi at saka madali lang siya ma-reach. Ayan. Nandito siya. Ayan. Hello. And I think ito na yung gagamitin ko na partner nitong Gamjas na 236C before partner niya. No? Sana maganda. Try natin.
So yun Money Jam, maraming salamat sa mga nanonood. Sana nagustuhan nyo itong ating unboxing ng Gamjas 238C 165Hz monitor 1080p. Recommended sa mga nagtatanong, recommended ko to sa mga low budget na gaming rig na binibuild ninyo. Sobrang mura. This is only cost me 8,800 pesos. Di ba murang-mura? Kapart, dati 8,000, ito 8,800. Medyo nagmahal, pero markdown na yun kasi 10,000 talaga. Nag-discount na sila ngayon. So, I think meron pang mga stock doon sa SM North. Techwares, 5th floor. Di lang ako sponsored, pero mababait yung mga tao doon. Ayan. Sobrang ganda ng Gamjas. Kahit na medyo mahirap lang kunin yung ganitong model kasi sa online, iba-iba. May red. Ayoko ng red. Gusto ko yung black. May mga 27-inch. Pero ito, doon ko lang nakita sa shop nila kasi naghahanap talaga ako lang kaparehas itong 238C na ginagamit ko. So, doon lang ako nakakita sa Techwares. Sa mga naghahanap, meron sa SM North Techwares. And yun, Money Jam, maraming salamat. Sana nagustuhan nyo yung ating unboxing. Kung nagustuhan nyo, please consider subscribing. Marami pa tayong mga content na yan sa mga susunod na araw. And abangan nyo ating mga gameplays NBA 2K21, Horizon Forbidden West, pati Valhalla, Assassin's Creed. Very nice. So, thank you. Ganda. Bago na naman dito sa ating setup. And sa mga pinsan ko, sana magamit yung monitor ko. Yan ang nag-umpisa ng YouTube ko. Yung PC ko, i-donate ko sa kanila para sa schooling nila. No, sana makatulong. Sana mag-aral kayo mabuti. And thank you for watching, Money Jam. See you in the next one. Bye.